Hello po! Magandang araw po ulit sa inyong lahat. At ito pong video na ito ay ang unang video na or Canva tutorial video. So, nagbago na po tayo ng costume. Kasi actually, kahapon po nag-record ako kagabi. Tapos, hindi po pala nakikita yung sinishare ko ng screen. So, hindi po pwede. Nagsasalta lang po ako doon pero hindi niyo makikita yung ginagawa ko. So, kaya po, kinabukasan ko na po ito isushoot. So, ngayon po, pupunta po tayo sa website ng Canva. So, isashare ko po yung screen ko. Hopefully, nasashare ko na siya. So, ayan po. So, nandito po tayo ngayon sa Canva. So, yung ano ko po dito ay ito po ay ang aking Canva Pro account. So ngayon po ay gagawa po tayo ng ibang account kasi naka-Canva Pro po ako. So gagawa po tayo ng Canva ng isang account na free para po makita niyo kung paano siya. So mag-i-incognito po muna ako. Punta po tayo sa incognito na window. Sa website ng Canva, ito po ay gumawa po ako ng bagong account na Canva free kasi naka-pro po ako. So para po makita ninyo kung anong itsura kapag naka-Canva free, gumawa po ako ng bagong account. Madali lang naman po gumawa ng account in i-enter nyo lang po yung inyong email address at yung password na gusto nyo. Then, makakagawa na po kayo ng account. So, ngayon po, pakita ko lang po sa inyo ngayon yung mga things that you can do with Canva. Ito po, pwede po kayong gumawa ng card, pwede kayong gumawa ng presentation, videos, Instagram post, Instagram na mga reels, Facebook reels, posters, logo. Pwede po kayong gumawa ng logo for your business. Pero kung ito-trademark niyo po yung logo na yon, serious po kayo sa business niyo, kumuha na lang po kayo ng designer para po siya yung magde-design ng logo. Kasi po, hindi nyo po pwedeng ma-trademark yung ginawa nyo logo dito sa Canva dahil sa meron po may-ari ng mga elements dito. So, pwede po kayong gumawa ng certificates, resumes, soap labels, bottle labels, stationaries, iba-iba po. So, marami po kayong pwedeng gawin using Canva. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano ang Canva, it's a design tool na very user-friendly. Kahit po wala po kayong alam sa pagde-design, pwede niyo po siyang gamitin. At very easy po once po na-familiarize na kayo with the website at sa mga features ng Canva, napakadali na po niyang gamitin. So pwede niyo po siyang yung skills na matututunan niyo po ay pwede niyong gamitin para i-up-level yung business niyo or makapag-create kayo ng side hustle, mag-increase yung income niyo, or pwede niyong gamitin for your hobbies. Kung kayo naman ay teacher, pwede niyo pong gamitin para sa presentation ng klase, pwede niyong gamitin para sa paggawa ng mga worksheets, etc., etc. So, ito po nakalagay, what will you design today? Pwede nyo po dyan i-type kung ano pong gusto nyo gawin. So, limbawa po, gagawa po tayo ngayon. Yung first lesson po natin today is how to create a card using templates. So, as I've said kanina, or sinabi ko na ba, nagugula na ako kasi dami ko na nagawang video. Kasi every time gumagawa ako ng video, hindi po siya nag-share, hindi po na siya share yung screen ko. So nagugula na ako kung anong sinabi ko na kanina. Well, anyway, So gagamit tayo ng template sa Canva. Gagamit tayo ng template ng card. So type po natin yan, card. So, makakakita po kayo na maraming mga templates dito.
So, try po natin baguhin itong template na to. Nakikita niyo po ba yung cursor ko? Nandito po sa right side. Ayan. So, ginagalaw ko po yung cursor sa right. Kasi minsan, mahirap po makita yung cursor kapag kami nagpe-present sa video. Ayan. So, ikiklik ko po itong template na to. Ayan. Marami pong templates dyan. So, ito pong unang-unang template na to. Ikiklik ko lang po yan. Tapos, mapupunta na po kayo dito. So, iklik nyo lang po yung customize this template. Click. At magkahar na po kayo ng chance para baguhin yung mga elements. So, ang tawag po dito sa mga to, yan, yung mga kiniklik ko po dyan. Ang tawag po dyan ay mga elements. So, pwede nyo pong, pag click nyo po at nagkaroon ng square, ibig sabihin pwede nyo siyang palitan. So, pwede nyo po siyang tanggalin. Like, for example, i-click ko po itong gift. Ayaw nyo po ng gift. So, tanggalin po natin. I-trash po natin sila. Ayan. Pwede nyo naman pong i-drag sila palabas. Ayan. So, halimbawa po, ayaw nyo rin po niyang, ano, ayaw, sige, wag na lang yan. Ito na lang, ayaw nyo po nitong birthday na to. Tanggalin po natin siya. I-click nyo lang, i-highlight nyo lang po siya. Then, delete nyo po. Click on trash. Ayan. So, ito po yung mag-start po tayo mag edit na. So, click po natin itong text. Nandito po sa left side ngayon yung cursor ko. Nandito sa left side. Makikita nyo po yung letter T. I-click nyo po yan for text. Tapos, add text. Add a heading. Ayan, para mas malaki na kagad. Or pwede naman add text box. Text box. Ayan, so add a heading. Add a heading. Click nyo po itong Canva Sans. Kasi sa ngayon, naka-Canva Sans pa yung font niya. So, i-click nyo lang po ito. Oops. Pinapag... Wait. Ayan, nag-charge lang po ako. Charge na ba? Ayan. So, pwede niyo pong palitan yung font. So, ngayon, naka-Canva Sans po tayo. Click niyo po. Ano yung, ito po yan. Na, makikita niyo po yung Canva Sans dito sa medyo top portion ng screen. Ayan po, nakikita niyo yung cursor ko. Click nyo po yan. Marami po mga fonts na pwede kayong pagpipilian. So, makikita nyo po may mga font na merong katabi na crown. So, ibig sabihin po nung crown na yun, ibig sabihin lang nun ay hindi nyo pwedeng gamitin kung naka-free version kayo. So, yung mga fonts na may crown sa tabi ay para lang po yun sa mga naka-pro account. So, ngayon po ay palitan po natin yung font na to. Limbawa, ito pong playlist script, for example. Gawin natin siyang playlist script. Tapos, ilagay po natin happy birthday. So, highlight po natin yan. Then, i-type po natin birthday. Ayan po. So, pwede nyo po siyang palikihin. Idadrag nyo lang po siyang ganyan. Or, pwede nyo naman i-type yung font size na gusto nyo dito po. Yan, sa taas, makikita nyo katabi po nung font name na playlist script. Meron po ditong number. So, yan po yung size ng font nyo. Pwede nyo po siyang palitan. Like, for example, gawin natin siyang 100. Ayan. Ah, masyadong malaki. So, pwede nyo pong palitan ulit yung number dito. Or, paliitin nyo na lang po. I-click nyo lang po yan. Then, paliitin nyo po papunta sa left pababa po. Ayan. So, siguro po happy na po tayo dito sa font size na to. Tapos, ngayon po, hindi po ako happy doon sa color ng text. So, palitan po natin ang color ng text. I-highlight po natin ulit. Gawin po natin siyang
Gold or yellow. Para hindi ko gusto. Gusto kong gawing gold. Yan. I-click po natin yung text color dito sa taas, yung A. Tapos meron pong text color dyan. Click po natin ito. Gawin natin siyang golden talaga. Yan. So yan, golden na po yan. Ayan po. So, ito pong happy birthday to the toughest life fighter I know. May your dreams come true soon. Pwede po natin yan palitan. Click ko lang po siya para ma-highlight. Then I will type whatever message that I want to say. For example, I will say, may God bless you with good health and lots of love. Ayan. So, ayan po. Kung gusto niyo pong ibaba ito, click niyo lang po kung saan niyo gustong putulin. Then, enter po niyo. Ayan po. So, nandito na po siya sa ibaba. Ayan. So, para po magkasama sila, i-highlight niyo po sila together. And i-highlight niyo po sila. Ayan. Wait, i-arrow po muna. Ayan. So, sa ngayon po magkahiwalay sila, di ba? Ah, hindi. Magkasama na sila pala. Eh, kasi magkasama sila talaga kanina. In-enter ko lang. Ayan. So, magkasama sila. Pwede nyo po siyang i-move. Ayan. Pwede nyo po ilagay dyan. Pwede nyo ilagay dyan. Pwede nyo ilagay sa baba, sa taas, or whatever. Siyempre, hindi naman maganda na sa taas. So, mas maganda po siya dito sa baba. Ayan. So, ito po. Siguro medyo ibaba natin ng konti dito. Tapos, medyo lakihan pa natin ng konti. Ayan. So, ayoko po nitong mga yan. Ayoko po niyan. Tanggalin po natin. Itatrash ko po siya. Delete. So, hanap po tayo ng ibang elements. So, para po makahanap tayo ng ibang elements, dito po tayo sa left side. So, click on elements. Magkikita po natin mga dati natin na nagamit. Hanap po tayo na hindi pa natin nagagamit na element. Ano po bang gusto natin? Balloons? Ah, banner. Diba? Banner. Banner. Click on graphics. Tapos, hanapin natin ang banner. Ito siguro maganda. Ito po, nakikita niyo po ba yan? I-click ko po yan. Wala po siyang crown. So, that means available po siya for those with free, for those using Canva na free. Kung ito po, makikita yung mga elements na to, may crown. So, ibig sabihin, available lang sila kung naka-pro kayo. So, gamitin po natin ito kasi ito po yung available sa atin ngayon. So, ayan. So, pwede na po natin siyang gamitin. Tanggalin na po natin ito. Ayoko po sila. parang dapat nag-start na natin from scratch. Kasi lahat naman tinanggal natin. Okay, so, ayan. So, yan. Tapos, iduduplicate na po natin siya. So, para po ma-duplicate natin, pwede po natin i-click itong duplicate. Or, pwede naman natin i-click yan, tapos control D. Maduduplicate po siya. Yan. Yan. So, maghanap po tayo ng iba pang mga elements na pwede nating ilagay. Ito, gusto ko ito. Cute siya. Ayan. So, lagyan natin ng... Ayan. Natanggalin ko rin yung balloon dito. Ayan. So, pwede natin pong paliitin yan. Kung nakikita nyo po, pag clinic ko nyo po yan, clinic nyo siya, wala pong ibang color na nasa square, di ba? So that means, hindi nyo po mapapalitan yung colors ng drawing na to or ng image na to. Pero, kung
nag-click po kayo. For example, po gamitin po natin itong stars na to, yung balloons. Click po natin siya. Makikita nyo po. Makikita nyo po na meron po mga colors dito. So that means po, pwede nyo pong palitan kung ano man ang nandito. Tanggalin na po natin ito. So ito na lang po gamitin natin. Yan. So, ano po bang gusto nating gamit? Ting color. Gusto po ba natin palitan yung gulay or hindi na? Sige po. Ito pong yellow, papalitan ko po ng gold. So, pupunta po ako dito sa taas kung nasa nandun yung mga squares na may color. Ikiklik ko po itong yellow na to kasi yan ang gusto kong palitan. So, ikiklik ko po itong gold. Ito pong mga colors na nandito, document colors nakalagay. That means na ito na po yung colors na nandito sa document nyo. So, para mas madali, match-match po, nilagay na po ni Canva dito sa taas para dun na po kayo mamili ng kung anong gusto yung kulay. Pero, pwede naman po kayong kung hindi nyo type, pwede naman magdagdag kayo ng ibang kulay. So, pero sabi ko nga sa kanina, gagamit ako ng gold. So, ito po. Papalitan ko yung yellow kasi clinic ko na po siya. Papalitan ko po siya ng gold. So, i-click ko po itong gold. Nandito po ako ngayon, yung cursor ko, nandito po ako sa left side kung saan makikita nyo po yung mga choices ng colors. I-click ko po yung gold. Ayan, makita nyo po, iba na po yung kulay nito. Naging gold na po. Pero parang hindi ko po gusto. So, ibabalik ko na lang po dun sa yellow kanina. So, para ibalik nyo po dun sa yellow kanina, all that you have to do is to go here. Nandito po sa medyo top po. Medyo right side na medyo top. Makikita nyo po itong left arrow. Itong arrow na pointing to the left. Ito po yung undo. So, i-click nyo po yung undo. Ayan. Click nyo po isa pa para bumalik siya sa dati. Ayan. Nakabalik na po siya sa dati niyang kulay. Yellow na po ulit. Yan. So, feeling niyo po ay okay na po sa inyo yung design, then pwede ka na po yung medyo i-move ko pa ito kasi parang hindi sila pantay. Yan. Kung feeling niyo po ay tapos na po kayo dun sa design, ay pwede niyo na po siyang i-download. Pero ako po parang hindi pa ako satisfied. Maglalagay lang po ako ng hanap po ako ng gifts. So, click ko po dito sa elements. Nandito po ako sa elements ngayon. Magsa-search po ako for images ng gift. So, type ko po gift. Click on graphics. Kasi ayoko yung mga seryoso. Yan, click on graphics. Tapos, hanap po ako ng gift. Parang wala akong magustuhan. Parang ito cute. Yan. Ay. Shadow siyang light. Ayoko siya. Sana pa po tayo ng gifts. Ito po. Click ko po. Ay, naka-Canva Pro po yan. Hahanap po tayo ng gift na hindi po Canva Pro. Walang crown. So, ang wala pong crown ay ito po. Wala po siyang crown. So, click ko po yan. Paliitin po natin. Ayan. So, lalagay po natin dyan. Tapos, hanap pa po ako ng iba. Gawin natin siyang tatlo. Ito siguro. Ayan. Maganda pa. Maganda. Siguro. Ayan. Ayan. Anyway, for demonstration purposes lang naman po ito. Hanap pa po ako ng confetti. Gusto po pong maglagay ng confetti. So, elements po. Then type nyo po, confetti. Yan, graphics.
Fits. So, hanap po tayo ng confetti na free. Ito po, free siya. Ayan. Paliitin po pa natin ng konti. Tapos, duplicate po natin siya. Ilagay po natin siya dito. At i-duplicate po natin ulit. Lalagay po pa po siya dito. I-move po natin ng konti ito dito. Ayan po. Duplicate pa po pa po ito. Dito natin siya ilagay. Ayan. So, ayan. So, meron na po tayong para tayo nag-start from scratch, no? So, para po ma-download natin yung ginawa natin na invitation, ay, invitation, sorry, greeting card, i-click, eto po ako ha, nandito po ako ha, ayan po ako ha, yung cursor ko, i-click ko po yung share, and then, i-click ko po itong download, ayan. And then, click po natin yung download dito. Ayan. So, nag-download na po siya. So, meron na po kayong birthday card. Ayan. So, nagbago na naman po ako ng posture. Kasi iba na naman pong time itong noon ko ngayon. So, kaninang umaga nag-film ako, tapos umalis ako. At ngayon, naka-uwi na ako, magtuturo ako ng isa pang. So, po, kanina, gumawa tayo ng card using a template. Ngayon naman, gagawa tayo from scratch. So, wala po tayong gagamiting template. Magsa-start tayo from scratch. So, isa-share ko po ang aking screen ulit. So, mag-start po tayo from scratch. Nandito na naman po tayo sa aking free Canva account. At gagawa po tayo ng design. So, create a design. Dito po, create a design. Or, pwede, eh, kasi pag nag-create a design po tayo, meron na po siyang mga options dito or pwede po kayong mag-click dito sa custom size tapos ipapalitan nyo to ng inches then ilagay nyo po kung gaano kalaki yung card na gusto nyo gawin. So let's say for example, ang gusto natin gawin ay 8 by 5 na card. So lagay po natin ang 5 by 8 pala. 5? Ah, wait. So, landscape tayo. So, landscape, 8 by 5. Ayan. So, create new design. Ayan. So, gawa po tayo ng Christmas card. So, nakikita nyo, hindi katulad kanina, nag-start tayo from a template na nandun na yung mga designs tapos pinalit-palitan na lang natin. Ito talagang totally blank yung ating canvas. So ngayon, maghahanap po tayo ng elements ng Christmas. Type natin, Christmas. So nandito po ulit ako sa left side. Ayan. So hanap po tayo ng Christmas. Christmas elements. Click po natin itong graphics. Pagka photos po, yan po yung makukuha nyo. Pero ayoko pong gumawa ng masyadong parang realistic. Mas gusto ko yung cartoon effect siya. So, dito po tayo sa graphics. And ang gagawin po natin ay hindi masyadong seryoso. So, hanap po tayo ng element na gusto natin. Ganda kaya ito? Ay, may ano siya. May, pag nakita niyo po na meron siyang watermark yan, ibig sabihin nagkamali kayong mag-click sa kanya dahil ito ay
isang element na available only for those who have pro account. So, tanggalin po natin yun. May natin pa yung Maghanap po tayo ng magandang type po siguro. Yan eh. Lakihan po natin. Yan. Da kaya. Nan po natin kung okay siya. Tanggalin na natin ay open sa kanya. Mas mahirap po talaga kapag ka ang ginagawa natin ay from ano from scratch kasi parang sobrang wala po tayong idea kung anong gusto nating gawin. Katulad ngayon, wala pa akong idea kung anong bang gusto kong gawin. Basta ang alam ko lang, gusto ko medyo cartoony yung effect. So, hanap po tayo. Yan po, kasi maraming mga maraming elements na pang pro lang. So, hindi po natin siya pwedeng gamitin. Hanap po tayo. O kaya, okay, kaya yan. Tingnan natin kung pwede natin gamitin ang red. Parang ayoko. Mayroon pa lang fisherman's friend. Ito kaya. Mamaya na lang. Ay, may watermark na naman. Gawa na lang po tayo ng Christmas tree na andoon si Santa. Okay, sige. Gawa na lang tayo ng Christmas tree. So, ilagay po natin Christmas tree. At bibigyan po tayo ng options na panay Christmas trees. Okay, tingnan na. Ay, ayoko nito. Galing po natin yan. Ito, kaya. Gusto niyo po ba ito? Yan. For ito. Parang medyo realistic ang dating dito. Ayoko dito. Ito kaya. Ayoko dito. Pwede natin. Pwede. Pag dinanggal. Nasanay na kasi ako na parang dinadrag ko lang pag ganun. Pero usually, ibalik natin siya. Usually, yan, yung iba, i-tweet lang nila yung delete na ganyan. Ito kaya. Yan. Ito naman, kung nga rin nasa labas. Okay, so okay na po siguro ito. Yan, kasi ito hindi, marami kasi, hindi siya free, mga Canva Pro. Wala masyadong Christmas trees na free. Although ito, free siya. Yan. Maganda ba siya? Tingnan natin. Tingnan natin. Palitan natin ito ng kulay. Tingnan natin kung ano ang magiging effect. Maganda ba ito? Parang maganda rin ito. Pero parang ang effect nito parang dapat nasa labas din eh. Sige, tanggalin na lang natin. Ito na lang. Yan. Tapos, lalagyan natin ng Santa Claus. Yan. So, lagyan natin ng Santa. Ay. Lagyan natin siya ng Santa Claus. Tignan natin. Natin po. Ay. Yan. Lakihan pa natin.
Yan, baba natin ng konti para nasa floor siya kumari. Tapos ito si Santa. Liitan natin ng konti. Lagay natin siya dito. Sige na, liitan na rin natin ito. Ayan, konti. Kung ayaw niya nung kung saan siya nakaharap, kasi ako medyo ayoko nung kung saan nakaharap si Santa, pwede niyong i-click siya, then flip. Punta po kayo, i-click niyo po siya, then punta po kayo dito sa taas. Meron po kayong makikitang flip. I-flip po natin siya horizontal. Yan, mag-iba na siya ng harap. Kung flip vertical po, babaliktad po siya. Ayan. So, hindi naman po natin babalik na rin si Santa. Balik natin siya sa dati. So, pero ayoko na sa kanya. Hindi siya cute. Ito na lang siguro. Ayan. Para kung wari, maglalagay siya. May iba pa bang cute na Santa? Parang wala naman na. Ay, ito parang, ay hindi. Hindi siya pwede kasi ano, pro siya. Canva Pro. Ay, cute ito. Ay, hindi rin. Sige, ito na lang. Ito, cute din. Ayan, yan na lang. Tanggalin natin ito. Yan na lang siya. Yan. So, kung wari, ay, tignan natin ang contention. Yan. Kuwari tumatakbo siya. And then, nakihan natin ang konti. Yan. Tapos, ang cute niya. Ho, ho, ho. Are you all excited for Christmas? Siguro po excited na po kayo bilang mga Pilipino. Dahil ang mga Pilipino laging excited for Christmas. May mapameron o walang pera, excited po tayo lagi for Christmas. Okay, so so okay na po ito. Nadagdagan natin ng ibang elements later. Ito po, parang ayoko ng kulay niya. Try natin na gawin siyang gold. Click po natin yan. And then, siguro, ay hindi, hindi, dito. Ay hindi. Dito tayo. Hindi ba? Old fashion. Wala pa siya. Ano ba yung ganyang color? Or, pwede natin siyang gawing light green. Nandito po ako ha. Dito sa left side, namimili po ako ng color. Gana po ako ng magandang color green. Parang ito maganda. Ito pa to. Yan, parang maganda ito. I don't know. Basta, hindi na po natin masyadong papagandahin. Total, ano naman to? It's only for the sake of demonstration po. Click po natin ng text kasi maglalagay po tayo ng text dito. So, balik po tayo dito sa letter T dito for text. Click po natin yan. And then, click add a heading. Ayan. So, lagay lang natin Merry Christmas. Ho, ho, ho. Ang fun-fun pag Christmas. Oh, pero wag po nating kalilimutan that it is
not only a time for fun, but it's also a time for this time of the year, the Advent season, is the time for preparing ourselves and our hearts for the coming of Christ. So dapat malinis ang ating mga puso para po we allow Christ to enter our hearts and our lives this Christmas. So actually, ang Pasko, parang yung ano po, yung holiday season, parang actually po, parang every Advent season, dahil sa sobrang bilis ng time, laging pagdating ng mga around December 20 na, parang bigla ko nilang na-realize. Taka muna. Parang, enough ba yung pagpe-prepare ko for Christmas? Or, enough ba yung pagpe-prepare ko sa ng aking sarili for Christmas? Or, panay outside ba lang ba yung ginawa ko? Panay mga decorations, pagbili ng regalo, etc. So, laging, parang feeling ko, parang laging kulang. So, ayan, papalitan ko po itong font na yan. Maghahanap po tayo. Click po natin ulit dito kasi nandito po yung options natin ng font. So, tignan po natin. Maghahanap po ako ng cursive na font. Ilalagay ko na lang po dito, cursive. Tapos, bibigyan niya po sa atin yung mga options ng cursive. So, hanap po tayo ng magandang cursive. So, ayan. Yan natin itong Grand Hotel, vintage na vintage. Ayoko rin. Kanina ginamit na na po natin dun sa isang card natin yung playlist. Ay nako, bebe! Huwag ka maingay. Great vibes. Ito yung parang usual na ginagamit na font. Tignan natin, gawin natin siyang golden. Merry Christmas. Ho, ho, ho. Ayan. So, pwede po natin siyang i-click. Tapos, dito po sa taas, meron po kayo makikitang effects. Effects po ito ng text niyo. So, limbawa, i-click niyo po siya. Gusto niyo pong medyo naka-lift. Mas obvious po yung Merry Christmas. Pwede niyo pong i-click ito nasa left side. So, pag-click nyo po yung effects, may lalabas po na mga ganito, mga options dito sa left side. So, pagka-click po natin yan, ayan, parang nagkaroon siya ng parang lift effect. Kung gusto nyo naman ng shadow, ayan, parang may shadow siya. Parang mas maganda po yung shadow. Ano po sa tingin nyo? Ayan, so very simple lang po yung card na ginawa natin. So, sana po may natutunan po kayo today. Bale, kanina, tinuruan ko po kayong magpalit ng mga elements sa template. So, gumawa po tayo ng card using an existing Canva template. So, natuto po tayong magpalit ng mga elements, magpalit ng text doon, mag-change ng font. Tapos, ngayon naman po, natuto naman tayo na gumawa ng Christmas card o gumawa ng card from scratch. So, hindi na po tayo gumamit ng template. Nagsimula tayo sa wala. So, ayan po. So, pag masaya na po kayo dyan, although hindi pa ako masaya dyan kasi parang feeling ko hindi. Kulang siya. Okay. So,
pag masaya na, kuwari lang po, masaya na tayo sa ating design. Pwede nyo na pong i-click yung share dito po sa right side sa may taas. I-click nyo po yung share. And then, nagre-record kaya ako. Click po yung download. Ayan. Tapos download PNG. Click nyo lang po yan. At madadownload na po ang ating card. So, sa nyo siya makikita? Doon po sa downloads. Ayan. Ayan siya. Yan. So, kaya yung ginawa natin kanina, ito yun. Yan. Okay. So, I hope you learned something new today. At gagawa pa tayo ng more Canva tutorial videos para mas matuto kayo kung paano ginagawa ang mga bagay-bagay sa loob ng Canva. So, mas matututo kayong gumamit ng mga effects, kung ano-ano pa yung mga pwede yung gawin, pwede kayong mag-erase ng background, pwede kayong mag-erase ng mga parts ng elements, pwede yung i-curve yung mga text, etc. So, yun yung ituturo ko naman sa mga susunod na mga videos natin. Okay. So, thank you so much for watching this video, and I hope that you enjoyed my Canva tutorial. This is my very first tutorial, as I have mentioned kanina. So, kung medyo nabibilisan kayo, medyo naguguluhan kayo sa explanation ko or sa demonstration ko, meron kayong hindi maintindihan, please comment. Type niyo lang po yung inyong comment, type niyo yung inyong tanong, at sasagutin ko po yun or i-improve ko po yung way ko ng pagtuturo para next time mas maintindihan nyo po yung itinuturo. Okay? So, thank you po. Bye-bye. God bless you.